Pinag-isipan ko mabuti and alam mo, nung I have to admit there's pressure, no, because there's nothing. I mean, the original version is so well loved, oh, di ba? But this is a chance to rediscover it. You know, there's a new generation maybe that's coming up, and maybe some of them not familiar with the old, or just another, or it's time na pwede magbigay ng bagong fresh take. Dun sa I'm not fixing anything. I wasn't fixing anything. But tinanong ko sarili ko, and nasa lyrics din kasi yung being true to yourself. So tinanong ko, ano ba yung ako? So doon pumasok yung things like the stuff you notice, yung mga elements. That's really been something I enjoyed from the start of my career, from even sa River Maya pa lang. Hilig ako maglagay ng para mas ethnic flavor, or kahit oriental flavor from this part of the world. And then it's meets West, eh, kasi mahilig din ako sa Western classical music. So that's really been the kind of music that I enjoy, yung parang global, hindi mo alam saan galing yung sound, yung pinaghalo-halo ko, 'di ba? May sitar, tas may electronic, and then so that's really hindi lang Filipino but like a global ano. So may song na ngayon about Pinoy. So it's a chance na gawin ko 'yon, and I think inisip ko that's why parang that's part of pag umuwi ako kay Jonathan, dapat kasama 'yon. Dapat ilalagay ko yung tatak ko. So, parang responsibility ko na dun kay Jonathan and sa fans. From the sounds to actually also the adjustment of the songwriting, yung Yes. pagka-OC ko sa verses na yung Iba, pati yung sukat. phrasing, pati yung Sukat, oh, phrasing niya. yung phrasing, yes. Napansin mo yung sukat. And tiningnan ko lang yung lyrics ni Jonathan, nakita ko, okay, nagre-rhyme yung mga dulo, i-ano natin. Let me find, like it was like a game to me. Those days na fini-figure out ko, parang, sige, let me try to find out paano ko malalagay yung naka-square yung mga sinulat na lyrics ni Jonathan. And then, at the same time, hindi ako masyadong lalayo na mawawala na yung essence nung original version. And in fact, I kept the chorus almost intact. And also paying homage to the old version with even some guitar parts na nilagay ni Clem. Even down to the echoes sa vocal, sa chorus, sabi ko sa mixing engineer, gusto ko nandun yun dahil that is ano ba yun? Yung, oh, yung mga nag-echo ng ganun. Sabi ko, kailangan ilagay natin, hahanapin yan pag nawala yan. So, it was a delicate balance that I really enjoyed. It was, I admit, nahihirapan ako pero na-enjoy ko talaga yung process. Kasi, aware ako that this is gonna be such an honor talaga for me. It's really tumigil lahat ng ibang trabaho ko nung time na yon, eh. Medyo na delay yung mga ibang trabaho nung time na yon. So yeah, I'm glad that you kind of noticed the little things that I did. Maraming maliliit dyan sa loob if you listen to it over and over, how I reimagined it. But also I think I have to say this also and stress that also you will hear how faithful I was also to a lot of the elements in the original, like copying even small details and twisting a little bit. Right. Actually, napansin ko talaga yan kasi when I was listening to it again, I think last night, napansin ko talaga na, oh, lumabas pa rin talaga yung pagka Rico Blanco. But yung essence ng song, kumbaga yung original body ng song is nandun pa rin siya. E, tama nga yung pagkaka-describe mo na parang you put it into a square na eto talaga, parang nilinisan mo siya talaga. Oh, parang ganun. Kasi parang, 'di ba? Parang kung bibigyan ka something to do again,
sana may improvement. Alam mo yun? Sana, like, wish lang naman na, kasi you stand on the shoulders of giants, diba? This is already a great song. So, I'm standing on the shoulders of that giant, which is the original version. Like, give me another example. Before the chorus, dun sa original version, merong parang abrasive guitar sikle na, ganon, na maiksi lang. Dito, nilabas ko, medyo binago ko yung tono, pero nandun pa rin yung, parang ganon. Kasi, mas naging tame siya, actually. So, parang ano siya, parang, if you're very familiar with the original, I think you'll appreciate the little things na nilagay ko dito. It's not like, I just took the chords, I took the lyrics, tapos ginawa ko na lang siya. Parang ganon. Like, talagang pinakinggan ko sa original. Why does this thing work? Why does the element work? Why are there Spanish guitar flavors in the original? Hindi ko tatanggalin, papalitan ko. Mm-hmm. Diba? So, like, as in pinag-aralan ko siya, June, dinisect ko siya, binalibaliktad ko siya, and then, nirespect ko talaga yung original. Actually, lumabas lahat. Napansin ko naman lahat yung mga sinabi mo while listening to the song last night. But nag-jive ba kayo kaagad ng ideas ni Sir Jonathan when you were doing the new arrangement of this song? Or may mga parts na, oops, medyo kailangan i-adjust ng kaunti? Or did Jonathan gave you the liberty to actually recreate the whole song? He actually did. He actually just... I told him, ano na lang eh, nag-message na lang after that phone call, message na lang, game ako. Tapos, Jonathan, okay ba kung medyo babaguhin ko yung melody? Okay ba kung yung ibang lyrics i-edit, i-revise ko? But like, I'll keep the thought. Di ba? Parang ganun. So, oh, okay siya. Ganun. And then, he was asking for a demo. Hindi ko pa ma-send sa kanya kasi gusto ko medyo maganda bago niya marinig. So it took a while also, and then sabi, and then there was this point na yung first rough demo pinarinig ko na sa kanya. Wala naman siyang sinabi sa wala naman siyang objection. Ewan ko kung nahiya lang siya. Right. Well, I think may itatanong sana ako kay Jonathan. John, very quick lang kasi hindi ko po natatanong sa iyo ever since to. Pero I think he has already restarted his internet. Okay. Sorry. Sige, i-restart ko. Naglalag eh. Pero sana Kuya John, meron lang after this question, mag-restart ako. Sige. Very quick question lang. I've never asked you this question before. But kasi during that time na ginawa tong Pinoy Ako, parang Orange and Lemon siya. So parang during that time, pag banda ka kasi, parang yung impression ng tao is, sila na rin yung nagsulat ng song. So all this while, hindi ko lang alam in general kung ganun ba yung impression ng mga tao that Pinoy Ako was written by them. But in reality, it was actually written by you. So how did you feel about that? Kung may mga nagiging ganung comments noon? Ako, kasi ako sanay ako working behind the scenes. Pero actually si Clem is a co-writer of the song because siya yung gumawa ng original melody ng Pinoy Ako. Pero yun nga, siguro hindi ko naman din laging nakukwento. Pero yung Pinoy Ako is already a complete song when I gave it to Orange and Lemons. So it's a full song. And then nung hinawakan ng Orange and Lemons yung song, they wanna do it, pero they changed up the entire melody and the arrangement. And syempre, sabi ko, ay, hindi na yan yung original song po. But they kept the lyrics. They kept the lyrics. So sabi ko, Clem, ano na natin to? Co-writer na tayo dito. So yun yung naging story nung nung original version ng Pinoy Ako. So yeah, it's the version that you've heard is a collaboration of Clem sa melody niya and then my lyrics. So ako naman, kung yung question mo kung okay lang na associated siya as a song that's fully written and composed by Orange and Lemons, okay lang ako kasi gano'n naman talaga yung mga songwriters, producers, di ba? Working behind the scenes. Okay na ako na makita na yung song naging part ng soundtrack ng buhay ng maraming tao and napapakanta niya tayo together as one nation. Yung kanta na yun, sobrang yung reward na yun. And hindi issue sa akin kung hindi alam ng iba na, si Jonathan pala yun. Okay lang. Walang kaso sa akin. But now everyone knows that it's actually written by you. So thank you very much po. Thanks a lot. June, can I add lang something? I also wanna
say that if people thought Orange and Lemons wrote that song, parang deserved din naman with all due respect kay Jonathan. Kasi, like, they made it, I'd like to think they also made it the beloved song that it is today. It was also because of them. I was listening to it and I was falling in love with the voice again and yes, with the performances, the playing, the lines. No, sabi ko, ang galing. But also, having said that, I also want to say that that's why we're doing this anniversary project of Jonathan. So people will know 20 years later, this guy behind the scenes has been doing all this awesome stuff for this, such a long time. It's now his turn. It's now his turn to be recognized. Yes. Thank you, sir. Totally.